Sis. Ganda na yung sis. Para minsan pa hindi, parang kahit minsan hindi tayo college graduate, kung masipag naman
sa pagdarating ng eleksyon. Okay? Pero depende. Pero dapat lahat ng information na regarding sa election committee ay visible sa mga honors. Dapat alam ng mga honors kung ano yung gusto na election committee for the election. Okay? Halimbawa, kapag-file ako sa akin, hindi tayo pwede mag-file ng next week, starting Monday, isang linggo, pag-isipan mo kung tatakbo ka after that week, dapat stop na. Okay, kung may tatakbo na ulit, wala na kasi tatakbo na. Okay? After the cut-off, anong sunod? Check ko sa head office, kung legitimate yun, corner talaga siya. Okay? Aware naman tayo, di ba, na pwede lang tumakbo at ang legitimate unit owner ng unit. Pwede asawa, mag-asawa, kasi that's conjugal property. Pero kung ang property mo ay nakabira ka dyan, hindi naman sa'yo, dahil sa anak mo, hindi ka pwedeng tumakbo. Ganyan na kasimple. Okay? Pagdating naman sa voting rights, okay? Pwede naman po tayong mag-execute or mag-authorize ng tao to vote in our behalf. Okay? Dapat may corresponding authorization letter lang with valid IDs both representative and the unit owner. Sa voting rights yun. Pero, pagdating sa pagtakbo ng board of directors, dapat po legitimate unit owner siya. Kung gusto naman ng election committee na halimbawa is like, dapat 6 months times straight na dito nakatira yung board, ang tatakbong board, pwede nilang i-gawin sa ganong qualification. Kasi, ano tatakbo yung presidente? Halimbawa, tumakbo yung presidente dito, pero hindi naman nakatira dito. Diba, tumakbo yung secretary dito, o legitimate yung owner siya, pero once a year na naman siya na uwi. Diba, so, ano, medyo mahirap yung ganyan kasi hindi natin maano. That's why po, alam niyo naman, ilan po tayo 1,329 units. Diba? So, mag-isa lang naman po ako para po magiging harmonious at magiging okay po yung community natin. Dapat dito pala po. Mag-appoint na lang board of directors. Bakit na lang matulungan niyo? Pero, that doesn't mean yan. Pag nagkaroon ng board of directors, kaya nga ayaw ko sa... Kaya nga ayaw ko nang sumari sa GC naman dito. Guide niyo pa din ako. Puro, at may... Puro problema eh. May board of directors na kailangan nyo na limitin ang basketball board. At ipagamitin nyo na ito kasi sa inyo naman. Center na po na nag-o-oversee mismo ng buong subdivision. Medyo magbigat, pero very challenging po yung position ng board of directors. Okay? Means, alam naman natin, di ba, na wala naman yung sweldo dyan. Okay? Pero ang gusto lang naman natin, ang aim lang naman natin para tumakbo is magiging okay sa position. Diba? May nag-oversee na pagdating ng December, magkakaroon ng Christmas party, diba? Pagdating ng May, magkakaroon tayo ng liga, magiging basketball, diba? Ganyan. So, pagdating sa ngayon, hindi, wala, hindi ko na kaya yan. Kung ako pa rin, hindi ko na kaya yan. So, para lang din makagalaw ang nakasasasyon, dapat mayroon din board of directors kasi currently, ang ating board of directors is entering. So, si developer pa. Okay? So, kailangan, this coming November, if ever, okay, magkakaroon ng election, after that, din magpag-usapan lahat ng dapat pag-usapan. Kasi alam ko, marami sa inyo na hindi pa paano, mayroon ng karapatan. Mayroon ng karapatan ang mga. Kasi syempre, at the end of the day, pag pinagamit naman namin sa inyong community facilities, the responsibilities as well is sa inyo na rin naman. Kasi syempre, itong multi-purpose, pwede nyo na itong parentahan. Diba? Pwede na mag-dipolita, pwede na mag-birthday. Kung gusto nyo ng rules and regulations, terms and conditions about the guidelines, kumpleto na rin ako niyan. Ibigay ko na lang sa inyo draft, kayo na lang din ang mag-revise or mag-amend, depende kung anong gusto niyo. Okay, so back doon sa election committee natin. Okay. So yung election committee natin, at least minimum or maximum of 3 home owners. Okay. Division. Okay, katulad niya kasi, hindi ko alam.
naman yung sinimulat dito ko pag nag-insert. Para I think mayroon isang volunteer na kumuha dito next to her. I don't know kung nandito siya, pero salamat. Kasi isa yung nakakausap ko. At saka, napaparating sa mga homeowners. Okay? So, medyo malaking tulong sa akin yun. Kasi nga, kahit yung tulong niya, napatawid niya yung information na nagagaling sa akin. Kasi, sabi mo nga, walang board, di ba? Even the homeowners, kasi pag may concern, so hindi nila alam kung saan yung lalapit. Okay. So, okay lang po ba na ngayong General Assembly meeting natin, and ang pag-usapan lang actually natin ngayon is the appointment of the election committee. Okay? After the election committee kasi, okay, kailangan lang mag-usap ng election committee, okay, siguro like 1-3 days kami mag-uusap, okay, to formalize yung guidelines, okay, yung process ng election natin, at kailangan natin magkaroon ng definite date kung kailan po talaga magkaroon ng election. Pero as per bylaws, kasi first Sunday of November dapat yung election natin. Pero pag hindi naman aabot, pwede naman second and third, basta po, yung month ng November, kailangan makapag-tandak niya ng Board of Directors election. Okay? So, alam ko marami kayong concerns about the subdivisions, about the units. Okay, later on na lang po. Siguro ang importante ngayon sa akin is kailangan ko mag-appoint ng election committee for the upcoming elections. Okay? May willing po ba na, or willing po ba kayo na magkaroon ng election for this coming November 2022? Hindi pa, sir. As I said po kanina na ang election po natin, sorry, based sorry. At hit po siya. So, sold out kanina may cohort, 100% sold out naman din. Pero sir, hindi pa lahat nakatira. Yes, regardless po yan, ma'am. Regardless po yan, kung lahat po nakatira, kasi kung titingnan po natin na ma'am, kung 100% po dito nakatira, sintayin po natin yun. Baka nawalan ako sa mundo, hindi pa rin nakatira. Nawalan ako sa mundo, hindi pa rin ito magpapakompleto tayo dito. So, hindi yung cases para magkakaroon tayo ng homeowners election para sa Rikita. Okay. Remember po, ang ating, if ever any decisions, okay, kung ayaw magpa-elections, the interim board of directors, yun po ang mag-decide. So, that's interim lang. So, pwede naman tanungin yung nakakarami kung okay na ba sa kanila na mag-election. Kasi actually, alam ko rin naman po, may maraming gusto po tumakbo. Kasi regardless na natin yung election, ha, ang gusto ko lang ngayon, to run for the election committee. Ngayon, kung may election committee tayo, meron na tayo, tapos wala namang tumakbong candidates, then ako nagagawa ng letter sa district, failure of election. Then from that, the power is ours. Okay? So, yun lang naman. Pero dapat kasi, mandatory na po, na kailangan na natin mag-usap tayo, then mag-release po ako ng guidelines. Ngayon kung walang tumakbo, fine. Opo, ma'am. Yes, ma'am. May tanong po. Eh, sir, kasi po, yung may-ari ng bahay is sa Manila naka-stay. Okay. And then by next year, magma-migrate na siya sa ibang bansa. Pero ang nakatira po talaga dun sa unit ay yung parents niya. Mm-hmm. Hindi po ba siya pwede talagang tumakbo? Unless binigay ka po sa nanay, pwede na po tayong deed of absolute sale. Tatanggapin ko po yun. Pwede so, hindi order ang SPA? SPA? No. Hindi pwedeng SPA ang tatanggapin ko for the position? Oo. Nakalus na siya. Pwede yung lipat sa tatay. Very important, sir. Kasi alam niyo po kung bakit. Okay. Ang board of directors kasi, sila yung nag-oversee, may pag-alala sa akin, diba? Nagkakaroon tayo ng general assembly meeting. Para malinig natin yung voice ng mga homeowners. So yun yung ano nila, yun yung role nila. November. Kaya kailangan namin po, yung interim kasi, that's why in-appoint ka namin siya for interim para ma-process namin yung mga documents para sa inyo. Nagkaroon tayo ng certificate sa disloot, BIR, official receipt, etc. Okay. Pero interim meaning temporary. Okay. Pero pag sinabi ko, interim board, accept na yung
yung basketball court sa multi-purpose hall kasi gagamitin na yan ng residence court. Sabi ng report, ay, after the election po, the board of directors has a power to elect the officers. Kasi ibabal yung officers. Kaya naman ano, magkaroon na tayo ng ano ba, usap-usap natin pag-e-crack. Don't worry po ha, sinasabi ko nga sa inyo, pag nag-grant kayo for the position ng board of directors, okay, yung power is na sa inyo. Halimbawa, di ba, nasa power sa inyo kasi katulad yan. Pag nag-apply kami ng certificate of completion ng project this year, ang magsasign yung interim board, kung ako office mate ko yung power. Sign lang, di ba yung certificate na eh, may mga kulang pa. Pinapagalitan niyo ako, sir, kaya natin election, dapat pag-alaman ng election. So after all, natin kung kailan naman. Kasi nga, syempre, that time, kung kompleto naman lahat, why not? Okay, pero sinasabi ko sa inyo na hindi ako pwede mag-election kung wala akong proper documents na natapos na itong turnover sa board of directors para wala na sila akong problema. Andiyan yung OR! Andiyan yung certificate! Andiyan yung bylaws! Andiyan na ang articles of incorporation! Gawa na pala lahat. Ngayon, pag nag-elect tayo ng election committee, andiyan ako sa likod yung andiyan yung draft. Pag-aralan na lang natin, okay, kung ang tatakbo pang BOD ay kailangan may vital statistics, gano'n. May vital statistics pa. Kasi kompleto na ako. Don't worry sa gusto mag-election committee, wala na po kayong problemahin. Pero at the end of the day, sa likod nyo lang ako at kayo pa rin ang mag-decide and to approve the guidelines. Pero, tansyahin natin, di ba? Kahit sino po, kahit anong mga ganun, so lahat, yun yung kailangan ko sa election. Okay, nandito ka sa akin. Baka mamaya, December ako sa Bella. Baka mamaya mauna pa si Bella sa video. So, para naman kasi, ganito ha. The reason why, mayroon na board of directors, kasi sila rin yung voice para mag-away ng developer. Am I right? Yes. Diba, ayaw ko yung una-una kasi, ayaw ko magsayang ng laway sa isang homeowner para mag-complete ko na yung consolidated sa petition. Kasi at the end of the day, hindi pa nga siya board of directors. Okay, ngayon, kung may board of directors na, sila yung maaway sa akin. Kasi at ang ina yung playground, wala pa rin naman yun. Ganun. So ako naman yung siyempre pressure din naman ako. Pero, di ba, pero... Parang concern nila. Sa inyo to. Pangalawa. Okay, magbibigay kayo ako ng mobile package. Oh, promise mo, mobile package nga. Kayo nang ito, guys. Kasi wala nang board, pero nandiyan na yung mobile package nyo. Mag-request ako ng mobile package. Election committee mo na pag-usapan natin. Kasi sabi ko nga, para ini-enlighten ko lang kayo sa magiging effect na magkaroon ng failure of election. Pag-usapan na lang natin, ano pa ang qualification ng isang election committee? Okay. Ang election committee kasi same thing as doon sa qualification ng sito ako ng board of directors. Okay. Dapat dito siya nakatira. Okay. Pangalawa, dapat legitimate unit owner siya. Okay. Pangatlo, dapat, honestly speaking, wala siyang records. So, hindi design. At sila rin po ang ma-approve para doon sa guidelines at proseso pagdating sa election.
So, kailangan natin testimony naman ito ang magiging desisyon at ang election committee. Pero, syempre naman, alam naman natin pagdating sa ganitong sub-decision, this is parang socialized housing. So, lahat naman ang criteria doon, pasok din naman natin kung ano sa talaga ko ng question. Kasi, ang pinaka-main na mag-get dapat, unit owner ka. Ganun lang. Okay. So, ngayon kasi, in terms of qualification regarding association, wala pa naman kasi hindi naman kayo nag-proceed. Ito yung proceed ng juice. So wala tayong pag-usapan sa mga ganun. Pa. Okay. Ang kailangan ko lang ngayon para dito sa qualifications ko ng homeowners is at the same time sa wala lang din kasi for data privacy ang bawat kasi may alam ko naman mga legit order to, so that and that lang noise.
Para kay ma'am, hindi po pala ka.
Dami din, no? Dami din, guys.